Sa mailalim na sa inquest proceedings, ang 12 mangisdang Chinese na sakay ng fishing vessel na sumadsal sa Tubataha Reef para ito sa reklamong poaching by foreigners. 8,000 litro naman ang krudo ang hihigupin sa bangka para mapalutang ito at maialis sa Tubataha Reef. At mula sa Palawan, saksi si Isay Reyes. Pasado alas 6 ng gabi kanina nang simula ng inquest proceeding sa 12 mangingisdang Chinese na nahuli sa subadsad nilang fishing vessel na FV Min Long Yu sa Tubataha Reef. Wala silang kasamang abogado, ngunit nabigyan sila ng pagkakataong makausap ang mga taga-Chinese embassy. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Section 27 ng Tubataha Natural Parks Act of 2009 o poaching by foreigners. May parusa itong 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multang $100,000 o mahigit 4 milyong piso kada suspect. Kanina, sa inspeksyon ng Philippine Coast Guard sa barko, nakita ang kanilang gamit pangisda. Indikasyon daw na panghuli ng mga yamang dagat ang sadya nila sa Tubataha. Sa pamamagitan ng interpreter, ipinaliwanag ng mga nahuling mangisda na aksidente umano silang napadpad sa Tubataha Reef habang nangisda galing Malaysia. Bukas itutuloy ng provincial prosecutor ng Palawan ang inquest proceeding. Ang mga mangingisdang Chinese, nasa kustudiya pa rin ngayon ng AFP Western Command. Nag-insist sila na may abogado eh. So, that's their right. Kaya bibigyan natin sila hanggang bukas ng umaga, hanggang 8:30. If wala, by tomorrow morning, ano na tayo, i-inquest na natin. Sa mga litratong kuha ng Coast Guard, makikitang walang sira ang propeller at steel hull ng fishing vessel. Di pa naman daw masabi ng Tubataha Management Office na ngayon ang lawak o lalim ng pinsalang nilikha ng pagsadsad sa mga bahura. Medyo meron ng scarring sa harap at saka sa likod. Mukhang gumalaw na to the side yung boat. Gumagalaw siya sideways. Well, actually, hinaharap natin ngayon yung na problema eh, paano alisin yung boat yun. And we have called on the DOTC to assist us in the salvage operations of that vessel. Dahil sa naunang pagsadsad ng USS Guardian at ngayon ang Chinese fishing vessel, tatlong diving spots sa Tubataha Reef ang sarado ngayon. Ang napagkasunduan ng Coast Guard at Tubataha Management Office, palutangin ang fishing vessel. Kaya tatanggalan ito ng mahigit 8,000 litrong krudo. Once na gumana siya, baka on her own, she can retract from the reef. So yun ang initial plan. But if that is not possible, then we will try other option. Mula dito sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Isay Reyes ng inyong Saksi.